Bago ang lahat, batiin ko muna kayo ng Merry Christmas at Happy New Year, mga kabarangay. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Ayan. Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po sa inyo palagi ang panunood. Ayan. So, magluluto nga pala tayo ng humbang bisaya, mga kabarangay. Ayan. So, ang sistema ko po ng pagluluto ng humbang bisaya ay pakakatasin po natin ang ating liyempo sa sarili niyang mantika. Ayan. Iprito po natin siya sa sarili niyang mantika, mga kabarangay. Ayan, kung nakikita niyo po, medyo nagmamantika na po siya. So, hayaan na po natin siya na hanggang sa kumatas at dumami po yung mantika niya para po mas masarap ang ating humbang bisaya. Pakipan lang po natin at para ano, dapat mahina-hina lang po ang apoy natin para hindi po siya nasusunog. Hindi po siya nabibigla ang pagka-preto niya. Pasensya na po mga kabarangay sa aking voice over, wala po akong binabasa dito, direkta po ang aking pagsasalita, kaya minsan po paulit-ulit, minsan po ay may mali-mali po ang aking sinasabi po, dahil hindi po ako nagbabasa po rito ng kuligo. So ayan, luto na po ang ating liyempo, naprito na po siya ng maayos. Ayan. Ayan po mga kabarangay, napakarami pong mantika na lumabas. Ayan. Ayan. Binawasan lang po natin ng konti para po hindi masyadong mamantika ang ating hukba. Ayan, nagisa na po tayo ng sibuyas. So, mas maganda kung mas maraming sibuyas, kaya lang mas mahal ang sibuyas ngayon. So tipid-tipid tayo ng konti. At nilagay na rin po natin ang ating dahon ng laurel at ang ating bawang. Ayan, isa lang po natin ng maayos para po maging lumabas ang kanyang aroma, ang kanyang katas. Pakakatasin po natin ang ating sibuyas at ang ating bawang. So ayan, nilagay na po natin ang ating liyempo. Ayan. Gisa-gisa lang po natin ang maayos, mga kabarangay. Ayan, nag-additional po tayo ng oyster sauce. So kung wala po tayong available na oyster sauce, pwede naman. So hindi ko po masabi, mga kabarangay, na ito po ay authentic na kumba. Kasi po ang mga Bisaya po ay may kanya-kanya pong diskarte rin sa paggawa ng kumba. So depende po sa lugar. So ayan po, naglagay na po tayo ng paminta. Ayan. Dinamihan ko na kung saan kutsara para masarap, pabango. Ayan, naglagay na rin po tayo ng asukal, mga 1/2 cup siguro. At ang tubig na siyang magpapalambot sa ating liyempo. Ayan. Sa dami po ng tubig niyan, siguro naman pag natuyot yan ay lalambot na po ang ating liyempo. Ayan. Pero kung talagang matigas pa, pwede naman tayo magdagdag ng tubig. Dagdag lang po ng dagdag. Tatakpan lang po natin at tutuhin po natin sa mahinang apoy. So ayan, nag-additional na po tayo ng black beans. At nilagay na rin po natin ang ating bulaklak ng saging, mga kabarangay. Pero kung wala po tayong available na black beans at bulaklak ng saging, pwede naman kahit wala na. Humba pa rin yan. So ayan na po ang ating tatak humba. Ayan, kung makikita nyo, kaya tinawag na humba dahil nagmamantika po siya. Ayan. So iba po siya sa adobo. Pero parang adobo style din. Kaya lang, dito sa sistema na to, talagang walang sauce yan. Talagang nagmamantika siya. Mantika lang talaga ang ano niya, ang pinakasabaw niya. Ayan. So ayan, luto na po ang ating humbang bisaya, mga kabarangay. Makikita nyo talagang sa kulay pa lang, napakasarap, yummy. Okay, marami pong salamat muli sa inyo mga kabarangay at hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Merry Christmas po sa inyong lahat.